isang kisap mata mo lang. Kapag ginusto ng Diyos na ikipagpalain, pagpapalain ka ng Diyos. Pag ikaw naman gusto ng Diyos malasin, tandaan mo kapatid, mamalasin ka. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At lalo tigit po ay sa ating Panginoon. Ano po? Kahit po napakainit ng panahon, para po tayo iyalamig ha. Sabi sa tingnan ay parang iyalamig. Ibaling mainit ang panahon, basta't mainit din ang pananampalataya. Kapag mainit ang panahon, mahina ang pananampalataya, nalalamig ang pananampalataya, ay baka maisarok. Pero kahit mainit ang panahon, pag matibay ang pananampalataya, walang stroke sa anak ng Diyos. Amen? Walang heart attack. Walang high blood. Bakit? Dahil galak sa Panginoon ay kalakasan. Okay? Tandaan po natin kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, kahit na po punong-puno ng problema, kahit po laging minsan ay talagang kala mo ikaw ay sinakluban ng langit at lupa, ikaw po ay laging magtatagumpay. At sa oras po ng ating kahinaan, tayo ay palalakasin ng ating Panginoon. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay buhay na may pag-asa. So, napakahirap po sa isang tao kapag siya po ay wala ng pag-asa sa buhay. Ano po? Makikita mo po ang takbo ng buhay ng isang tao kapag siya ay wala ng pag-asa sa kanyang buhay, ay talaga pong mukhang wala ng pag-asa. Nakita ka na po ng tao na mukhang walang pag-asa ang buhay? Opo. Kapag ang isang tao ay walang ginawa kundi kumain, matulog, gumising, kumain, matulog, gumising, hindi nagtatrabaho, buhay na walang pag-asa po yan. Pero kapag nasa Panginoon, lagi pong may pag-asa ang ating buhay. Kahit gaano po kahirap ang pamumuhay, kapag tayo ay nasa Panginoon, magkakaroon po tayo ng pag-asa sa ating buhay. Lagi po nating tatandaan yan. Ano po? At kahit gaano kabigat ang problema, ay laging may pag-asa sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, may pag-asa. Ang taong walang pag-asa, iyan po ay wala sa Panginoon. Dahil automatic po yan, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, lagi pong may pag-asa. Hindi ka po nakatingin sa ngayon. Kung ikaw man ngayon ay walang kakwarta-kwarta, kung ikaw man ngayon ay puno ng problema, kung ikaw man ngayon ay may sakit, malungkot, ano po, mahina, ang lagi mo pong titignan, makakabawi din ako sa biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil sa Diyos, may pag-asa. Kaya yung mga taong wala ng pag-asa sa kanilang buhay, dapat magkaroon sila ng Diyos sa buhay nila. At kapag sila ay nagkaroon ng Diyos sa buhay nila, magkakaroon po yan ng pag-asa. Ibig sabihin ba, may taong walang Diyos? Lahat naman ng tao may Diyos eh, di po ba? Kaya lamang, hindi po nila alam kung paano sumunod at maglingkod sa Panginoon. Lahat naman ng tao kilala ang Diyos, di po ba? Kaya lang, hindi lahat ng tao naglilingkod sa Diyos. Kaya ang isang tao kapag walang Diyos, mahihirapan po siyang magkaroon ng pag-asa sa kanyang buhay. So ang sabi po sa aklat ng Hebreo, Jesus, Hebreo 10:23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tignan niyo po ha, ang sabi ng Panginoon ay magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ibig sabihin, pinapalalahanan tayo ng Diyos na tibayan po natin ang ating pag-asa sa ating buhay. Kaya kung ikaw man ay nawawala ng pag-asa, ang paalala ng Diyos, aba ay tibayan mo daw ang iyong pag-asa? Opo, tibayan po natin ang ating pag-asa. Dahil kapag ang isang tao ay wala ng pag-asa, wala na pong ganda ang takbo ng kanyang buhay. Pagising sa umaga, ito na naman. Sigurado, mamamatay ako na ganito lang. Bakit? Nawawala na po siya ng pag-asa. Pero kapag ikaw ay may pag-asa sa iyong buhay, pagising mo sa umaga, may problema. Ah, darating ng panahon. Makakaligtas din ako dito.
Mahirap ang buhay, darating ang panahon, kahanguin ako dito ng Diyos. Bakit? Buhay na buhay yung pag-asa mo ay. At sa iyong pag-asa, doon ka nagkakaroon ng pananampalataya. Mga kapatid, tibayan po natin ang ating pag-asa sa buhay. Huwag mo titignan yung kalalagayan mo. Huwag mo titignan na ikaw ay mahirap. Huwag mo titignan na ikaw ay walang trabaho. Huwag mo titignan ang iyong sarili, kung anong kakayahan mo. Ang tignan niyo po ay ang ating Diyos. Kapag ang Panginoon ang inyong tinignan, titibay po tayo sa ating pananampalataya. At sa ating pananampalataya, titibay po ang ating pag-asa. Napakahirap po mamuhay na walang pag-asa sa buhay. Andan niyo po yan. Pag wala ka ng pag-asa, ala ng buhay. Yun po ang totoo yun. Pag wala ng pag-asa, ala na ang buhay. Pag ang tao ay wala ng pag-asa, magbibigti po yan. Pag ang tao ay wala ng pag-asa, iyan po ay tatalon sa bangin. Pag wala ng pag-asa ang tao, magpapasagasa na lang yan. Ang dadamay pa po yan. Pag wala ng pag-asa ang tao, maghahabon po ng awa yan. Hanggang sa humanap ng patayan at siya ay nandadamay pa. Ano po? Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos, tayo ay laging may pag-asa sa ating buhay. Hindi ka po dapat nawawala ng pag-asa. Ako simula nang maglingkod sa Panginoon, hindi pa ako nawala ng pag-asa. Ano po? Pag-asa. Kinder pa lang ako, grade 1 pa lang ako, alam ko na po ang meaning ng pag-asa. Kailanman hindi sa akin mawawala po yan. Ano? Kaya ang pag-asa, huwag niyo pong aalisin sa iyong sarili. Anak mo ito, talaga naman. Dinadaya pa lang po na ng baby pa. Hanggang sa mag-asawa, daya pa lang ka pa rin yung anak. Aba, ay huwag ka pong mawawala ng pag-asa. Darating ang panahon. Manalig ka sa Panginoon. Makakatulong sa iyo yung anak mo yan. Kung iyan ay makakilala sa Panginoon. Kaya lagi po nating tatandaan, sa Diyos may pag-asa. Kaya ang mga anak ng Diyos, buhay na buhay ang pag-asa. Kaya nga tayo nagsisimba, kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos, dahil ang pag-asa at umaasa tayo na tayo isang araw ay magkakaroon ng kaligtasan sa Panginoon. Kung wala po kayong pag-asa, huwag na po kayo magsimba. Di ba? Kaya ako nagsisimba dahil umaasa ka, pagpapalain ako ng Diyos pag ako nagsisimba. Pag ako ay kinuha ng Panginoon, maliligtas ako pag ako nagsisimba. Di ba? Wala akong trabaho. Umaasa ako sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. May sakit ka, umaasa ka sa Diyos, pagagalingin ka po ng Panginoon. Ako ay dumanas ng paus. Sakto, Linggo. Medyo maganda na pong muses ko. Hindi nga lang ako pwede pang kumanta. Talagang dinaan po tayo ng sobrang init ng panahon. Pag pala mainit ang panahon, huwag kang mag-iinom ng malamig. Ikaw talaga ay papausin. Muntik pa nga ako ng kasuhin eh. Kasi dati sa siyak ako'y lagi nakamainit na tubig. Ubus ko lagi yan. Hindi po ako nakakaranas ng paos at ng prangkaso. Aba, nung ako po ay gumala, galing po ako sa Batangas sa kaibigan ko, sobrang init, umiinom po ako ng malamig. Napaos po ako. At saka ako ay muntik pa ang prangkasuhin. Naigin na lang, natakot, hindi tumuloy. Ano po? So tayo mga anak ng Diyos, ay huwag mawawala ng pag-asa. Umasa ka na isang araw, pagpapalain ka po ng Diyos. Maniwala ka. Paano mangyayari, Pastor? Bahala ng Panginoon, isa lang gagawin mo. Umasa ka lang na ikaw ay magpapalain ng Diyos. Dako? Umasa ka lang na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Buhat sa wala, kaya kang pagpalain ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay bukal ng pagpapala. Ang sabi sa 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng kapwa at sa paggawa ng mabuti. So kailangan na po yung mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga tao nawawala ng pag-asa, maging pag-asa po tayo nila. Hindi yung wala ng pag-asa yung kapitbahay mo, sinulusulan mo pa. Si ganito ganyan. Ang hirap mabuhay.
parang ko'y nawawalan ng pag-asa sa akin, anak. Marami kong ganyan magulang, eh. Kapag mali ang napuntahan ng tao, susulusulan ka niya. Susulusulan ka niya ng mali. Di lalo nang nawalan ng pag-asa. Dapat maging pag-asa po tayo sa ating kapwa, na kapag ikaw ay nagsalita, lalakas po sila. At ang sabi dito, lagi daw po tayong gumawa ng mabuti. Ano po? Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, gumawa ka po lagi ng mabuti. Hayaan mo yung masagasaan. Basta ang ginawa mo ay kabutihan. Dahil pag gumawa ka ng mabuti, hindi pwedeng wala kang sasagasaan. Bakit? Dahil tulad mo isang ilaw na nagtanglaw sa liwa sa dilim, ay maraming nakatago doon, ay di nagalit sa'yo yung mga nagtatago sa dilim. Di ba? Ang Panginoon ng katawang lupa, wala siyang ginawang mali. Pero ang daming nagalit. Pinako pa nga siya sa krus eh. Opo, ay huwag lang nila ako papako sa krus at talagang ibang usapan. Baka sila ang aking ipako. So ganito po yan. Kailangan bilang mga anak ng Diyos, ay sabi dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. So ang sabi dito, huwag daw po nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ibig sabihin, pag may gawain sa simbahan, ay huwag daw po nating kalilimutan na laging dumalo sa simbahan. Bakit? Kasi nagsisilbi rin po yung kalakasan ng ating espiritual na buhay. Kaya huwag daw po tayong makakaligta sa ating pagdalo sa ating simbahan gaya ng nakasanayan ng iba. Ano po? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Palakasin daw po natin ang loob ng isa't isa. Hindi yung kapag kami nakikita ka ng kapatid mo na nanghihina, na natutuwa pa. Ano po? Nakakita ka po na ganyang Kristiyano? Yan! Alam mo, simba na simba. Linggo-linggo, ang aga pa. O, ano ngayon? Kasing Kristiyano ka. Dapat tulungan mo. Diba? Eh, kung di na makalakad sa gutom eh. May kanin ka naman, di pa kainin mo. Wala naman siguro Kristiyano magugutom. Diba? Basta ang mahalaga, sabi dito, maging kalakasan po tayo ng loob ng isa't isa. Yun bang pag nakita ka ay lumalakas na ang loob nila. Diba? Bilang mga Kristiyano. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So tandaan po natin, anumang oras, anumang araw, pwedeng ang Diyos ay dumating, pwedeng tayo kunin ng Diyos, basta't ang mahalaga, ang sabi ng Panginoon, tayo daw po ay magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Ang Kawikaan 16:3. 16:3 po. Ataw po kasi yung tugtog eh. Bagang, gusto kong mapaindak eh. Kung di Kristiyano eh, sumayaw na ako. 16:3. Ang sabi po yung ganito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Malinaw po ha? Kung nawawalan ka ng pag-asa, ipagkatiwala mo sa Diyos. Diba? Ang tao, pag walang pag-asa, wala po yung magagawang maganda. Tandaan niyo mga kapatid. Para ka lang nagkarpintero ng isang bahay na kahit sa isip, wala man lang nakatatak na plano. At sigurado ko sa iyo, walang mabubuong maganda. Makikita mo yung palo ko nakatiwaris. Yung kusina, nasa CR. Oh, yung CR, nasa kusina. Pag pumasok ng ibang tao, naiiyamot. Bakit? Kasi sa utak mo, walang plano eh. Hindi mo yung ginuhit. Diba? Kaya kapag isang tao walang plano, wala pong magagawang matino yan. Pag walang pag-asa ang tao sa isang buhay, wala pong magandang plano yan. Tanda natin, hindi po yan makapagpaplano ng maganda kapag walang pag-asa ang tao. Pero kapag ang tao ay punong-puno ng pag-asa, ang daming plano po niya. Hindi pong matapos isang plano, may napaplano na naman eh. Oh, wag lang puro plano ha. Tumanda na lamang kapaplano. Wala namang naitayong maganda. Ano po? So kapag ang isang tao ay punong-puno ng pag-asa, may magandang plano sa buhay yan. At kapag ang isang tao ay may magandang plano sa buhay, lumalaon ang panahon na bubuo po ang kanyang plano. Kaya po, hindi mahirap
hindi pa sama ang mangarap. Kasi sa pagpaplano, kasama po ang pangarap. Diba? Huwag po tayong titigil sa pangarap hanggang tayo nabubuhay pa dahil kasama po natin ang Diyos. Ang Panginoon, isang kisap mata mo lang pag gusto kang pagpalain, pagpapalain kayo. Naniniwala po ba kayo doon? Isang kisap mata ng Panginoon, isang kisap mata mo lang kapag ginusto ng Diyos na ikipagpalain, pagpapalain ka ng Diyos. Pag ikaw namin gusto ng Diyos malasin, tandaan mo kapatid, mamalasin ka. Diba? Pero kapag nasa Panginoon tayo, tayo po ay pagpapalain lagi ng ating Diyos. Kaya po, sa ating pinag-aralan, bilang mga anak ng Diyos, kailangan huwag pong mawawala ang pag-asa sa ating sarili. Huwag madadaig ng problema ang pag-asa sa ating sarili. Huwag pong madadaig ng kahirapan ang pag-asa sa ating buhay. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Tayo tumayo, tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon, at kayo po nagiging kalakasan namin. Bigyan niyo po kami ng pag-asa sa aming buhay na habang kami nabubuhay sa mundong ito, ay magpatuloy po kami sa buhay namin at paglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, kapatid sa pananampalataya na wala dito, pagpala niyo po sila at lahat sila pa yung Panginoon ay makakasama po namin sa aming paglilingkod sa inyo. At kung paano niyo kami iningatan sa isang linggo na kalipas, mas lalo tigit, O Diyos, sa isang linggong aming harapin. Pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit spiritual, ay pagkalab niyo po sa amin. At ang spirit ng kamatayan, sa karamdaman, ay inaalis po namin sa aming buhay. Ipabot niyo po sa amin ang mga buhay sa taong lupang ito, sa amin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.